What's up? Good morning! And ito pa din yung suot ko. Hello! Morning! And pupunta na kami yung Riyadh. Ready na kami at all pack for 3 days. So, ang biyahe namin is 4 hours 30 minutes and it's 7 a.m. na. So, let's go. Kita-kits tayo sa mga stopover na lang. Look guys! The fog is real! Actually, nakaka 1 hour and 20 minutes pa lang kami biyahe. And wala pa lang kalahati, pero almost kalahati na din. Oh, zero visibility na tayo. We're going. Wow! We're going to zero visibility, so... Almost. But not quite. What's up? First stopover. Ayan. Liver and may egg and cheese. Kasi ito parang ito hot dog. Ayan, hot dog. Yay! Woohoo! Sarap yan! Ayan, ito falafel. Pakita mo din. Pakit lahat. Falafel, yan. Mabango eh. Sige. Anong palaman? Soya, fried soya. Mami, pakagatay mo. Sarap. Try mo mi. Si Mami, guro ka. Ayan ang mga inaalmusal ng mga Saudi. Yan, falafel. Matikman mo yung Saudi. Ayun, parang fish. Ano mi, masarap yung liver, di ba? Anyways, tuloy-tuloy na tayo ng biyahe hanggang Riyadh. Ayan, hotdog. Ayaw ko. Kita-kits na tayo siguro sa Riyadh. We are now going on the way to the desert. And we're here si Gazlanahan. Second stop. Kamusta ang mga puwet natin dyan? Alright, nakapag-unat-unat din. Grabe, nakakalay na yung paa ko. Sobrang ngalay na ako. But ayon sa ating GPS, 1 hour and 30 minutes na lang naman ang ating babiyahin. So, yeah, si CR din ako. Ka lang. Nagpagas na din kami para sure ball na mamaya dire-diretso ang lakad natin. What the fuck guys? Yun na yun naman nangyayari sa sasakyan namin, hindi joke to, pero... Masakit lang yung dito. Grabe, binunggo kami na itong sasakyan na to sa likod. Talagang tumalim kami pero buti na lang talaga wala nasaktan sa amin. One spin, two. Matagaling! Kaya... Napadasan. Name ba to? Ano ba yan? Water lang ba yan? Water. Oh, get your bag! Ay, nako. Buti na lang talaga. Walang nasaktan sa amin. Grabe! Thanks, man. Sweetie! Grabe, dito nila tayo binunggo eh. Shit, talaga, ewan ko ba? Bad trip talaga. Nakita ko talaga sila, ang bilis nila. Ewan ko ba anong pinagagawa na itong mga arabong to eh. Pero thank you na lang talaga. Terios. Kaya nga eh. Wala ka nang natulog doon. Wait lang.
actually dumating na yung ambulansya, pinapacheck lang si Mams dahil masakit yung likod. And then ito na yung mga police din. Dito na kami sa taxi. Mainit pala dito. Yeah, nagpas kami dun simula sa highway. And pagkadating dito sa may bus station, ito nga nagtaxi na lang kami. Are you okay? Iwan namin yung sasakyan namin doon actually, nasa tabing kalsada lang. And then naayusin doon namin yung mga papers and yung police report. Kahit daw pagbalik na namin ng Cubay. And we're here na sa hotel namin. Actually, pinag-uusapan pa din namin yung nangyari. And yeah. Wala na ba naiwan? First floor. Kailan yung nandusag dahil? Floor na yun, daddy. Fairness, daddy. Ground floor, second. Mura, pero maganda yung elevator. Hindi lang maganda yung room. Pinakita. Bakit? Pangit? Mas maganda yung bahay. Maganda lang elevator. Masa sa pake? Tula ba? Wow, makakapagpahinga din tayo. May kama. Oo nga, okay naman. Please, quiet. Ito yung room nila, Mams. Oh, magpahinga ka muna, Mami. Masakit yung ano, ribs ni Mami. Ako sakit ng balakang ko. Pero kanina, ang nararamdaman ko lang is likod. Oh, pag upo ko, sumasakit yung likod. Ngayon, later, nararamdaman ko na dito. Sa wakas, dumating na din ang order namin. Ngayon pa lang kami mag, ano, lunch, tsaka dinner na din. Tubig. Ay, yung tubig! Kula? Hindi, doon sa reception nga pala. Taga lang. Nakapasa. Eh, ba ito? Huwag tating. Ito lang. Ayan. Ayan nga. Kasi may sugat talaga siya dito sa So, what's up? Bago namin tapusin tong vlog na to, cheers muna tayo. Actually, ikwento lang namin kung ano talaga nangyari. Because kanina talaga sobrang may kapagod. video bago. Yung video. Actually, ito yung sasakyan namin. Ito na lang puti. Ayan, puti. Tapos, yung harap ng kotse. Ayan. So, ito yung ano, hindi na-under kaming ganyan. Jeng! Nakita ko dun sa rear mirror ko, yung parating na mabilis na sakyan. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako. Tapos, paano siya eh, paiwas na siyang ganun. Paiwas na siya. Paiwas na. Ang instinct ko, bilisan yung takbo ko para hindi niya ako abutan. Oo. Pero, sobrang bilis talaga niya. Tapos sumigaw pa ako, diba? Bago kami mabunggo. May narinig kami. Sumigaw ako. Sabi ko parang gulong. Ewan ko, hindi ko na din naalala kung ano yung sinigaw ko. Sabi niya, daddy, gulong daw. Sabi ni Claudine, oo, gulong. Tapos biglang, pak! Tapos pagka banggang ganun. Ang nangyari. Oh. Parang gumanon. Gumanon kami. Tapos gumanyamish. Yung kotse. Sumigod yung sakya na gano'n. Tapos pagka gano'n, gumanyan yung kotse. Tapos, tumalikod. Gumasgas kami ng sobrang tagal. Dito lang ako nagkaroon ng ano, parang malay. Kami, nagkaroon kami ng malay nun. Pagkamulat ng mata ko, ang dilim na. Tapos yung windshield, talagang nandun sa sahig na parang Tapos ako naman, nakita ko yung sahig. Nanagasgas talaga kami sa sahig. Tapos sobrang si Mami nagdadasal na, tapos si Daddy hindi ko na alam basta may ano kung ano. Hindi ko alam, sabi ko na anong gagawin ako, ko. Ako, nakaganon ako, tapos talagang nakikita ko na ang tagal nung ano namin, nakabaliktad kami. Oo, gasgas talaga likod. Gasgas kami, tapos ay, yung bubong pala. Pagkadating namin doon sa bangketa, doon sa may buhanginan, kusan nyo nakita nga na nakaano na. Nakapano. At yung bangketa, gumano na lang siguro yung sasakyan namin. Pak! Buti tumayo siya kasi ang hirap lumabas ng nakabaliktad kaming lahat. Mm-hmm. Naisip ko yun. And then, yun nga.
Tapos ang first instinct ko talaga, parang gusto ko sugudin yung nakabunggu sa amin. Dahil inis na inis talaga ako. Ito kasi nakakatawa dun eh. Kitang-kita ko na binunggu niya talaga kami. Nakakatawa dun. Ini-English namin siya. You should pay this. You should give us money to fix this. Talagang sobrang... Ganyan niya. Talagang sumisigaw ako sa kanya. And... Tapos ako, sabi ko, what are you doing, man? What are you doing? Gumagalang talaga ako. Tapos, nag-arabo siya. Ay, hindi siya nakakaintindi ng English, hindi siya marunong mag-English. Tapos si Mami, ang sabi naman niya, you should give us a ride. Alam mo, parang sobrang shock na shock talaga kami na... Basta ang gusto lang na makapunta ng Riyadh. Oh. Yun lang. Pero may bumangga. Talagang shock na shock talaga kami nung mga time yun. Tapos buti na lang, ano, kumalma na din yung lahat. Oo, kumalma na. Tapos dumating na yung police yan, inayos na, ganyan. Hindi na din naman namin inaway yung nakabunggo kasi... Although naisip ko din na buti, hinintuan niya kami at sinundan niya kami. Kasi syempre, ang dami mabibilis na sasakyan din. So, pagkabunggo niya sa amin, sinundan niya kami. Kasi ang layo talaga ng kinaskas namin, tsaka iniskid namin. Ganun o, shhh. Tapos buti na talaga nandun siya. Kalma lang din naman siya. Kalma lang. Kalma lang. So, pinagalitan. Oh, talagang galit na galit na. What are you doing, man? Unconscious pa rin ako sa mga nangyari ng time na yan. Tapos, yun, ang tagal namin dun kasi syempre, dumating pa yung police. Tumawag pa ng ambulance. Pinacheck nga sila mami yan. Tinawag din yung... Pero ngayon lang namin nakamdaman talaga yung mga sakit ng katawan. Actually, ngayon ko lang pagkadating dito sa bahay, yung etong hita ko, medyo ang hirap akong itaas siya. Akin, ulo. Siguro stress lang din sa ano. Pero mawawala din yan. And, na bukas, masasama sa itinerary namin ang pagpunta sa police station. At police station? Oo. Pero tuloy pa din natin yung gala. Sabi nga, actually yung amo ko, ang laki ng pasasalamat ko dun sa tropa kong amo. Dahil... siya talaga yung pinapakausap ko sa police. Tinawagan ko siya. Sabi ko, Doctor, we got into a car accident. I need your help. Ganyan. Tapos, yun, pinakausap. Siya yung pinapakausap ko sa police. Ganyan. Tapos, may dumating na taga-to. Tinataga pala kami nung taga-to na yun. Tapos, buti na lang, pinakausap ko sa amo. 500 reals? 5,000? Ano yun? Kaya kami magbabayad. 5,000 pesos, bubuhatin lang yung kotse namin. Tapos, tinawagan ko yung amo ko. Sabi ko, kausapin niya. Tapos, kinausap yung police. Sabi, much better daw na iwanan yung sasakyan dun mismo sa pinagbungguan. Excuse me. And then, tsaka na pag-usapan kung kailan ito or something. So, bukas talaga ayusin namin yung mga dapat ayusin. Pero ang laking tulong din ng amo kasi siya talaga yung nagpag-communicate dun sa police. Mga ang hirap kasi dito yung mga police hindi marunong mag-English. Kaya talagang wala kang maiintindihan, talagang ano lang maiintindihan mo ikama, yung ikama yung national ID pag hiningi yon, bigay yan. Estamara yung registration ng sasakyan. Halos yun lang yung mga alam namin pero yung ibang mga procedure ganto ganyan. Wala. And then buti inassist kami nung mga police, nagpahinto sila nung bus. Isang bus, actually na biyahe talaga yon, pinahinto nila yung bus na yon. And then yun, doon kami sumakay, hindi na din ako nakapag-vlog nung time na yun kasi sobrang alam mo yun, ako tulala lang ako buhat kami ng gamit, hinalungkat namin mga gamit kasi tapon-tapon, puro buhangin yung loob ng sasakyan. And, yung mga nasa plastic, nawala na yung laman ng plastic, na, ganyan. Tapos yun, sakay kami ng bus and then talagang naaano nga ako kasi yung katabi ko, isang ano ata yun, ano? Ewan ko pa. Oo nga, may katabi ka sa bus eh, yun. Parang Saudi din ata yun. Oo, pati tanong kung family ba daw tayo, ganyan. And then, binigyan niya pa nga ako nung Twix. Na chocolate? Oo, na kinakain niya. Pinahati niya pa ako kasi parang siguro... Naawa siya kasi... Pero yung katabi kong yun, talagang ano siya, yung old school na ano, yung mahirap lang talaga siya na yung cellphone niya yung ano lang may pindutan pa, ganun. Tapos ang dumi-dumi niya, siguro bumabiyahe na pumunta kaya. Tapos siya yung nakatabi ko dun sa bus. And... yun nga, kinakausap niya ako. Pero hindi, hirap din ang communication namin. Family, where from? Jubail, ganyan lang. Bibisit nga lang kami dito. Ngayon,
Tapos yun nga, eh, may tweaks siya. Binuksan niya, tapos hati daw ako, hati. No, go, go, go. Pinahati niya akong ganun. Sa hati naman ako, kinahin ko na din. Kasi, anong oras na dapat pagkadating na pagkadating ng Riyadh, magla-lunch talaga kami. Hanggang ngayon lang kami nakakain talaga. Tapos yung taxi. Oras na 6, kumain kami ng lunch. Nung pagkababa namin ng bus, sumakay kami ng taxi. Yung taxi naman, ay, just... sinundan namin yung sa Google Maps na sarap itong na hotel ulo. Na to. Mali yung sa Google Maps na tinuturo. So, kinontak namin itong hotel. Sinend yung location sa WhatsApp nung driver. And then yun, halos ang hirap, 20, guys. 30 minutes na biyahe ulit. Tapos traffic pa. Napakahirap. Kaya, late na din kami napunta dito. Yung bang, na, yung bang nasa taxi kami, parang mga tulala. Parang nalang na si Daddy. Yun nga, nai-stress pa ako sa taxi kasi, so, kasi hindi niya din alam. And then, alam mo yung pakang... Sabi ko, parang tumingin ka sa dinadaanan mo. Ganyan. Oo, naano lang sa driver natin. Yung mga driver diba? Talaga dito sa Saudi, mga kaskasero talaga sila. No, and, natakot din ako, hawak ako dito mo, eh. Parang kakagaling mo lang sa aksidente. Tapos, natakot. Yung driver mo eh, kaskasero. Talaga nice, hindi ako nakapagpahinga. Akala ko makapagpahinga ako sa taxi. Pero hindi, wala. Ako rin, tingin-tingin akong ganyan eh. Eh, ako din taga navigate nga kasi syempre GPS ganyan. Si Daddy ko taga contact, taga tawag sa hotel ganyan. So yun, buti na lang talaga. Tapos yung mga ang mga tinatawagan ko yung mga ano ko nga kasama ko sa trabaho na Arabo kasi nung one time hindi nasagot ng amo ko, tinawagan ko isa kung ano kasi parang alam mo yung kailangan ng translator. So yun, tinawagan ko naman yung isa. Then tinawagan ako ng amo ko, anong kailangan mo, ganyan-ganyan. Tapos basta, maganda naman yung nangyayari. Anyways, yun lang guys. Wala actually, parang yung buong ngayon. Vlog about dito eh. Oo, hindi ka nga rin naman nag-vlog dun lang sa stopover. Tapos nag-video ako ng mga camel. Halos ano, di ba sabi ko sa inyo, malapit na kami nung huling stopover. Tapos tumagpas na kami ng checkpoint noon. May video pa ako noon. Yung checkpoint, every checkpoint kasi pag malapit ka na sa lugar. Oo. So, lagpas na kami ng checkpoint. And then... Tulog na siya. Yun, doon na kami nabangga talaga. Actually, 5 minutes bago ako matapos mag-film. Or before... or longer than 5 minutes saka nangyari yung incident. Tapos ginising ko pa silang lahat kasi oo, ginising malapit pa niya na kami dun sa ano, baka magandang entrance ng Riyadh, baka mamisin ako. Sabi ko, oh, gising na kayo, ganyan. Saka, lapit na tayo. Ma, gising na. Lapit na tayo. Tapos nakaabang pang sila, ganyan. Tapos bigla na lang pagkakita ko nga dun sa rearview mirror ko. Sumigaw na talaga ako ng gulong. Ewan ko ba't gulong talaga yung sinabi ko. Gulong! Ganun. Yuko dapat. Oo, sa, yun yung iniisip ko. Dapat yung yuko. Kaya wala akong pero ganun. Ang maganda din doon, na nabuhayan sila. Nung sabi nila, gulong na ano sila. Na, ako wala talaga. Na-stutter sila sa kala ni Claudine, pumutok yung gulong. Or si Daddy, kala niya pumutok yung gulong. Kaya... Ganun kami. Pero ako wala. Ganun lang yung emosyon ko si Mami. Ganun eh. Tapos ang ano pa noon, ang talagang hindi ko maisip. Pagkabunggo sa amin, parang nawalan ako ng ng consciousness or something. Parehas nga tayo. Pero naalala ko, pinipilit ko pang kontrolin yung manibela. Pero oo, wala na talaga. Pagka ganun kasi, gumanon na yung kotse na. Ang nagising na lang talaga na. Ako, yun talagang kumikis-kis na kami dun sa highway. So yun na, si Daddy. Ayan, yung mga injured. Kasi dito siya sa side ng sasakyan, ito yung gumanon. Ito yung dito na dahil. Dito umiikot eh. Kaya pipi yung dito ng sasakyan, tapos tanggal yung ayan, side mirror dito. Ito pa ganyan. Ayan, gumanyan. Tapos tumayo. Tapos dito yung dito ni Daddy masakit. Si Mami dito din yung masakit. Si Kuya Ebs dito. Kasi dito, banda dito sa kanya si tumama. Si Ebs nga, sa likod dito, ano, dito siya nakaupo ha. Sa likod. Tapos dito tumama yung ano. Pero paganto yung tumba namin eh. Paganto. Hindi pala tayo umikot.
kasi walang gasgas yun dito sa ano eh. Gumanon tayo, tapos gumanon din tumayo. Oh, tumao. Malakas lang ikot. Kaya hindi nadali yung kabila. Oh? Wasak na yung ilan na taas natin, diba? Oo, kaya. Tingnan mo kaya yung picture. Hindi. Kala ko tumaob lang tayong ganun. Oh, nag-skid tapos oh. Yung isang malaking hindi, parang feeling ko tumaas ng kaunti tayo sa kalsada eh. Oo, umangat yun. Oo, umangat. Feeling ko talaga umakat tayo. Kasi umikot talaga tayo eh. Hindi ko alam yun. Kaya masabi ko parang dalawa kasi isa pa din yung napangat niya. Gasgas eh. Kapag nakita nyo yan, guys, tingnan nyo naman. Hindi, meron namang video eh. So, yun lang guys. Ayun lang. Good night. Thankful pa din at okay kami lahat talaga. Hindi mo aakalain dun sa nangyari sa amin na magiging okay kami lahat. Kaya sobrang thank you. Thankful talaga na sobra. Pagka nung nahimasmasan talaga ako nung talagang wala. Anyways, papahinga na kami. Ako mag-edit lang ako ng mga previous vlog. Magpapatulog sa sarili. Ang dami ko pang ano, mga backlog na i-edit. Ang cute ng tito. Yes. Sinichat na siya. Good night. Bye! Ano mo kung bakit walang...